Hello, hello to everyone. Bali, makikita nyo marami kaming hanger sa likod kasi nandito kami ngayon sa labahan. Naglalaba kami pero si Mister nasa loob, nagtitiklop na siya. So gagawa lang ako ng intro sa mapapanood nyo ngayon na beef mechado. Pero itong beef mechado ko nilagyan ko ng halong pork kasi sa bandang part lang ng video kasi nakita ko konti lang pala yung nagawa ko. Ibabaon pa ni husband, tapos syempre medyo ilang araw mo. Masarap kasi ang mga mechado, kaldereta, yung mga ganyang food, yung mga stew na after ilang araw tsaka mong kakainin. So dinagdagan ko na siya, napakasarap niya. Ito po ay namana ko ang recipe sa pinakamamahal kong ina. Kaya ang tawag ko dito ay mechado ni Mami Chet. So watch nyo po, watch the full video. Tapos comment lang kayo kung may mga questions kayo about it. Tapos don't forget to like, share sa mga friends nyo and subscribe. Okay, watch it! Okay, meron ako dito na approximately 1 kilo ito na beef. Gasan ko lang, tapos papakuluan. Okay, halos kulong-kulo na siya. Ulit. So, okay na, lalagyan ko na itong ating brisket. Kung doon sa mga nakakapanood na iba sa akin before, malalaki pa yung cut ko ha. Tapos, kapag malambot na to, tsaka ko siya ikakat kasi para lang hindi madurog yung mga sides na iba. Meron ako ditong beef fat. This is optional. Pero, naglalagay ako nito para sa yung magmamantika siya. Pwede nyo namang i-remove yan mamaya o pwede nyo hindi lagyan. Medyo naparami nga lang kasi naipon ko na yan eh. Gagawin ko na. Ewan ko kung tanggalin ko na lang mamaya yung iba. Okay, natanggalan ko na siya ng mga bula. Lalagyan ko muna siya ng paunang ano to ha, timpla. Mga 1 teaspoon ng salt. Gawin na natin 2 teaspoon. 1.5 to 2 teaspoon salt. Tapos, lagyan natin ng 2 tablespoons ng soy sauce. Kahit anong soy sauce. Ang gamit ko ngayon ay marka pinya. Anyarap! Yung ba yun? And then, lagay ko na to. Ang bawang, sibuyas, at bay leaves. Mga 3 to 4 bay leaves, 1 big onion sliced or chopped, tapos 1 big head of garlic chopped din. Kaya ako po to inaano, yung pinapakuluan muna para matanggal ko yung bula, kasi minsan pag bumubula tas andyan na lahat, nahalo lang yung natatanggal ko rin yung mga garlic. But then, kapag nagkamali kayo, naging ganon, ang gawin nyo, pag tinatanggalan nyo ng bula, tapos isasalin nyo yung bula sa isang bowl, di ba, tatanggalin. Lagyan nyo ng pansala. Tapos, hugasan nyo na lang yung garlic, balik nyo dito. Ganon kasi ginagawa ko. This is about 3/4 cup of 3/4 to 1 cup of tomato sauce. Tira ko lang kasi to kaya hindi ko nandito dito nakalagay. Tapos fin-freezer ko kasi to.
pag nasa ref, madali siyang masira. Okay? So, dito na siya palalambutin. Yung ibang gumagawa nito, I think, ginigisa pa nila yung bawang sibuyas. Okay lang, pero ganito yung way naman namin, papakita ko lang. Ang mechado ni Chet. Ni Mama Chet. Ni Mami Chet. And then, maglagay na rin tayo ng ito muna yung ano ha, titikman natin mamaya, 2 tablespoons of patis. Ang gamit ko ay linggayen. So, boil lang natin hanggang sa medyo lumambot. Pwede nyo nga itong haluan ng, ano, ng pork. Gusto ko nga haluan, pero wala naman akong pork ngayon. So, bahala na mamaya kung dadagdagan ko. Okay? Yung patatas, yun ay ipiprito natin mamaya. Tinanuli natin mamaya. Cover this and let this boil, simmer, at hanggang sa medyo lumambot siya, tingnan natin. Bali, 1 hour na to, 1.5 hours, naglagay ako ng pork picnic o pork shoulder, pork casing yata yon. Pero pork picnic ito, nilagay kong konti para dumami kasi konti lang yung beef. So, binoboil ko pa rin siya at pinapalambot. Che-check-check na lang natin. Okay, kinabukasan na to. Inulit. Tinuloy ko yung luto. Tapos, bale, yung pork malambot na rin. Kasi diba binanggit ko nga before this na nagdagdag ako ng pork. Tama ba aking yan, camera? So, anyways, yung sa pagdagdag ko ng pork, ngayon, syempre, ano to eh, parang hindi pa siya, ano yung tomato sauce niya. Kung makikita nyo dito, meron akong, ito yung sauce pa rin na nandito. Inalis ko kasi medyo naging salty siya. Alam niyo kapag yung, diba, kapag natutuyo ang sauce, kasi syempre nagiging salty. Pero, aayusin ko rin yung recipe nito para yung titignan nyo at the end of the video ko ilalagay ha, para hindi kayo magulo. Bale, may babawasan ako doon para hindi na ganun ka-salty. Anyways, bigyan ko lang kayo ng tip, kapag nga parang salty siya, remove some of the sauce at maglagay kayo ng water. Pakuluan nyo uli. Tapos, maglalagay ako ng halay, nabili pala ni husband. Sabi ko sa'yo, original. Ang nabili niya is onion, herbs, and spices. Paano kaya to? Mag-iiba yung lasa ng aking... Pero maglalagay na lang akong konti kasi kailangan ko talaga. Ayun na, bukas na nga eh. Kasi bukas na yung tomato sauce. Naku. Sana hindi naman... Konti lang naman yung dinagdag ko. Sana hindi mag masyadong mag-affect sa aking... Negotiating, nagmamadali na ako. Nangalita ko. Dapat nga, punin ko yung ordinary lang. Ordinary nga. Hindi, yung ano lang. O, kasi sabi ko sa kanya kanina is buy the original na tomato sauce and not... Brand. O, buy the original tomato sauce na walang mga flavors kasi... Yung aking supposedly yung tawag dito, mechado na totoo ng mami ko, maiiba. Pero hindi naman ano, hindi naman lasa. Kasi konti lang dinagdag ko, kinakabahan ako mag-iba. I don't know kung dun sa before this eh naglagay na ako ng sugar, but I will add again about one half tablespoon
Depende sa inyo yan ha, kung gusto nyo. Tapos simmer ko lang to kasi nagdagdag tayo ng tomato sauce, pero actually malambot na talaga siya. Kailangan lang medyo patuyuin ko to ha. Nagprito rin po ako ng patatas. Iisa na lang ang patatas ko sa bahay. So yan, lalagay lang naman yan sa ibabaw. Okay, patutuyuin ko lang po to. Dahil malambot na po yung mga karne ko, is tinanggal ko yung laman. So, pwede nyong gawin yon. Tapos, kung masabaw pa siya at gusto nyo na mag-reduce pa yung sauce, tanggalin nyo kesa naman madurog siya dito, di ba? So, dito na natin siya i-wait na ano. Pero makikita nyo, maganda na yung ano niya, oh. Yung sauce. Meron naman siya, oh, nagmamantika na siya ng konti. Babawasan ko pa lang siya ng, ay, oo, babawasan ko pa ng konti pa. Pero to taste nyo ha, kasi pag kumukonti ang sauce nito, baka umalat ulit. Kaya nga yung iba, usually is, sa huli na sila nagdadagdag ng mga seasoning. Kaya lang kasi syempre gusto natin yung meat natin may lasa na. Sarap. Ang mechado ni Mami Che. Pag tumatawag ko sa mami ko, sabihin ko, "Hello, Doña Che." Wait, sinto? Si Irene? ganun lang yan, pero very lovable ang mami ko. Lalo na sa kanyang mga anak. Ay, hindi. Lalo pala sa kanyang mga apo. Actually, papatayin ko na kasi mainit pa yung pan ko naman. Pwede na yan, ha? Okay, mamaya ipiplating ko and I will show you. Taste test na tayo. Eto na. Beef ang kinuha ko. Tapos may sauce. Ang lambot oh. Sarap. Ito laging pag ano, gumagawa ko, chine-check ko ulit kay mami kung tama yung gagawin ko. Tapos ang dami-dami niyang instruction. Kasi ganun yun eh. Gusto niya, syempre, hindi siya mapahiya, diba? At hindi naman siya mapapahiya dahil ang sarap-sarap ng mechado ni Chef. Anyways, thank you sa mga nanonood sa akin, sa nagsusupport. Don't forget po to like, comment dito sa baba, share nyo sa mga friends nyo, at subscribe. Have a good week po mga kabayan, at abangan nyo ang iba ko pang mga videos. Okay? Bye! Thank you for watching!